Let this culture, ito pong pagdalo sa ganito mga pagtitipon ay maging kultura na po ng ating buhay. Meaning, bahagi na. Pag sinabing kultura, bahagi na po. You just imagine, no? If the coming together of God's people and you are part of the coming together, nagagawa po natin maging bahagi ng ating buhay yung pagsamba, pakikinig ng salita. You just imagine the spiritual strength that God will give you. You just imagine the quality of life na pwede maging epekto nito sa buhay niyo. Alam ko sinasabi ko kasi before, wala hong ganitong kultura sa buhay ko. Before, ini-ignore ko ang salita ng Diyos. Dati, mas mahalaga yung trabaho, mas mahalaga yung gimmick. Na-realize ko, mas maraming problema na hindi ko kayang mapagtagumpayan. But praise God, if we put God first, seek first the kingdom of God and His righteousness, yung pong mga bagay na nagbibigay alalahanin sa atin, yung basic need po natin, food, shelter, clothing, sabi ng Bible, siya na po ang bahala nito sa atin. Just put God first. Amen? Just put God first. I know the challenges, the demands ng mga trabaho po ninyo, at kadalasan po, pag hindi po tayo nagawa, sabi nga, I don't have time. Well, kung wala kang time, you must create time for God. Amen? Lahat po tayo, 24 hours a day, binigay ng Lord sa atin. And therefore, pag naging katwiran natin na I don't have time, well, what you sow is what you reap. God will not have time for you either. At mahirap po na ang Diyos ay walang panahon sa atin. But despite of the challenges, despite of the busyness and the demands of our work, God sees us, nakikita ng Diyos that we are making time, we are creating time because we love Him, because we want to put Him first. I tell you, sa panahon na ikaw naman ang nangangailangan, hindi ka pwedeng i-ignore ng Diyos. Sa panahon na ikaw naman ang nangangailangan, hindi ka pwedeng pabayaan ng Diyos. You know what? You know why? Kasi ang Diyos, tapat, ang Diyos ay mapagmahal. Ang Diyos po ay mayroong kakayang ibigay yung mga bagay na nagbibigay alalahanin sa atin. Ang napakahalaga lang, let's make it a culture in our life that God is first. God should be the first sa ating buhay. Amen? Today, I will continue my preaching about the initial evidence of the kingdom within you. This is part of my kingdom message series, The Kingdom of God. Okay, kung napupuna po ninyo, early this year, actually last quarter pa yata of the year, nagbigay na ako ng mga introductory message about the importance of knowing and understanding the kingdom of God. Because this is why God sent His Son. For this purpose, I was sent to preach to you the kingdom. Sa mga bago, siguro magtataka kayo bakit ang Biblia may Old and New Testament. Okay? Ang Old Testament, ito'y pangungusap ng Diyos sa bansang Israel. Ang Old Testament po ay pangungusap ng Diyos, okay? Hindi lang sa bansang Israel, kundi sa mga bansa na gustong makilala ang Diyos ng Israel. At ang New Testament po, ito naman ay pangungusap ng Diyos sa mga tao na kung gusto ng taong kumilala sa Diyos na lumikha ng langit at lupa, wala silang ibang dapat na paniwalaan at pananampalatayanan kundi si Jesucristo. Si Jesucristo nagsabi, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except by me. Andyan ho ba kayo? Now, in between the Old and New Testament is 400 years. Yan po ang pagitan. 400 years, ibig sabihin, after Old Testament, dahil sa katigasan ng ulo ng Israel, ang Diyos ay tumahimik. Hindi na siya nangusap sa bansang Israel. Hello, andyan ho ba kayo? Mahirap magtampo ang Diyos. Okay? Mahirap magtampo ang Diyos. Pag nagtampo ang Diyos sa iyo, hindi na siya mangungusap sa iyo. It took another 400 years for the people of God, the Israelites, to hear the voice of God. Andyan ho ba kayo? And after 400 years, pagpasok ng New Testament, the first message that Jesus Christ
preach to the people is repent, for the kingdom of God is upon you. If after 400 years of God's silence, again, bumaba ang Diyos nagsakatawang tao sa katawan ni Kristo, at ang mensahe niya is about repent, for the kingdom of God has arrived, has come upon you. We must be sure na hindi lang tayo nakikinig, hindi lang natin naiintindihan to, kundi nararanasan natin ito. Andyan ho ba kayo? That's why the central theme of Jesus' message during his 3.5 years of earthly ministry is about the kingdom. Because the kingdom of God is the most important message. Or this is the central theme of the teaching of the Bible. Hindi lang ito parang ordinaryong fairy tale. Hindi lang ito ordinaryong nobela. Okay? It is the desire of God for every man like you and me to experience the kingdom of God. And what is the kingdom of God? The kingdom of God is the government of God in your life. The kingdom of God is God's rulership in your life. When Jesus said, repent, for the kingdom of God is at hand, God wants to offer His government in your life. So that when we are under God's government, God will make sure that the quality of life na gusto niyang iparanas sa atin ay maranasan natin. God wants to make earth like heaven. When you pray in this manner, Our Father, thou art in heaven, hallowed be your name, your kingdom come. Where? On earth, as it is in heaven. God wants this earth to become like heaven habang tayo po ay nabubuhay. Pakisabay sa inyong katabi, huwag kang magmadaling bumalik sa langit. Sino sa inyo nagmamadali ng pumunta sa langit? Taas ang kamay. Pagbe-pray ko na kayo. Gusto ng Panginoon habang nabubuhay tayo sa mundo, magkaroon na tayo ng karanasan, magkaroon na tayo ng foretaste para pagdating sa langit, hindi ka na nagugulat. Ay, ganito pala dito sa langit. No! Palagay ko, maski hindi ka pa born again, you already know the Lord's Prayer. Sige nga, sabay-sabay. Our Father, thou art in heaven, hallowed be your name, your kingdom come, your will be done. Where? On earth. As it is in heaven. It's very clear. Ayaw ng Diyos na ang kanyang paghahari sa tao ay confined sa langit. Gusto niyang maranasan mo ang paghahari niya sa buhay mo. Because when you experience the kingdom of God here on earth, earth will become like heaven. Earth will become like heaven. As I continue to study the Bible and as I study life, I realize na mayroong dalawang dimension ang langit at ang impyerno. First, heaven and earth is not only a place somewhere in eternity na mararanasan ng tao ang eternidad after na siya ay mamatay. When you allow God to rule in your life here on earth, pag namatay ka, you will what? Be with God in heaven in eternity. But if you live your life not allowing the Lordship of Christ in your life, pag namatay ka, you will live your eternity in hell. So the choice is yours. Amen? The choice is yours. Hello? At ayaw ng Diyos na mapahamak ang tao. That's why He gave His Son. He sent forth His Son, the Lord Jesus Christ, to die for our sin. Para hindi na ho tayo manatili sa ating kasalanan. And the only way for us to live a sinful life, hindi ko sinasabi na pag tinanggap mo si Kristo, 100% or automatic after 24 hours magiging perfecto ka. No, no, no.
We need to grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. As you continue to grow, God is changing us from glory to glory. But the change and the transformation na pwede mong maranasan ay nagsisimulang maranasan sa sandali na tinanggap natin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas, at sa sandali si Kristo ay nagahari, that's the kingdom of God in your life. And that is the start of the time in your life here on earth na pwedeng maranasan ang kalidad ng buhay na naghihintay sa atin sa langit. So, heaven and earth is not only a place somewhere in eternity. It is also a state of life. It is a state of life. Let your kingdom come on earth as it is in heaven. Ano ibig sabihin yan? God wants us to experience a state of life. The quality of life awaiting us in heaven kung si Kristo ay nasa sa puso natin. Pero ayaw ng Diyos na doon nyo lang maranasan. Gusto niya, dito pa lang, mayroon na tayong natitikman. Hello? And God gave us the Bible to show us the way of God, to teach us how to live in the center of God's will. That is why, kung ikaw ay isang taong nagsasabing nananampalataya kay Kristo, I don't care what your religion is. Ang sinasabi ko, if you claim to be a believers of God, hindi pwedeng hindi mo bigyan ng pansin ang salita ng Diyos. Sapagkat ang salita ng Diyos, ang siyang magpapaliwanag, magtuturo, gagabay sa atin kung paanong mabuhay ayon sa klase ng buhay na gustong makita ng Diyos sa buhay mo. Kung kayo bibili ng cellphone or whatever, gadget or appliances, hindi po kakaligtan ng manufacturer na hindi ilagay yung manual, yung katalogo. You know why? So that you will know how to start operating your gadget. That manual is very important para accurately mag-function yung binili nyo. Sino sa inyo naniniwala na mas mahalaga ang buhay nyo kaysa cellphone nyo? Mas mahalaga ang buhay nyo kaysa sa TV nyo? Now, pag may problema ang ating TV, ang ating gadget, ano ang unang nasa isipan natin? Sino ang kukonsultahin? Hindi ba yung manual? You see, this is the problem. There are so many people today who claim to be godly, but they don't even have their own Bible. Hello? Pinadadali na ng Diyos ang buhay natin yun eh. If you have your gadget, don't you know that pwede nyong ma-upload ang iba't ibang translation ng Bible sa cellphone nyo? Now, sino rito may cellphone? Taas ang kamay. Lahat ng may cellphone, taas ang kamay. O, dito muna, bago dyan. Dito, gusto ko makita. Alright. Yung iba wala. Okay. Nagtatanong ako, hindi para magbigay sa wala. Okay. Sino rito ang may cellphone? Taas ang kamay. Hindi ko makita taas. Pero tingnan nyo, area pastor, sino sa nasa taas ang may cellphone? Alright. Question. Sa lahat ng nagtaas na may cellphone, sino sa inyo may Bible sa cellphone? Pinadadali na ng Diyos ang access natin sa Bible. Alam niyo bakit? Ha? Para walang dahilan ang tao. Nasabihin sa Diyos, Diyos, hindi ko alam ang kalooban mo. Andiyan ba kayo? Ironic po, isang malaking kalokohan na sinasabi ng tao
niniwala siya sa Diyos, he claimed to be godly, pero ni wala man lang siyang panahon para alamin ang salita ng Diyos. Last week, may ilang taon na si Sam, anak ni Jojo? 13. Last week, may isang 14 years old na nag-interview sa akin kasi nabasa niya yung The Single-Handed Journey o Pastor Wilbert. Nabasa niya. So, ginamit niya itong parang, ito yung napili niyang proyekto para gumawa, mag-interview at i-report niya sa school. 14 years old. At ang tanong niya, nahirapan ho ako, 14 years old, pinahirapan ako sa interview eh. Iba na talaga mga tao ngayon. Sa niya, Pastor, paano mo ma-attribute yung tagumpay na naabot mo bilang pastor? Saan mo ito ma-attribute? Ano ang unang ginagawa mo? Alam nyo, kay matanda, kay bata, simple lang ho. Put God first now. Parang napakasimpleng sabihin. Pero paano practical na gagawing put God first? Kapatid, make it your practice first. Natutulog kayo sa gabi. Pagising nyo sa umaga, pag nagsimulang mabuhay yung iyong kamalayan, maski nakahiga pa kayo, maski tinatamad pa kayong tumayo, be sure ng unang thought na nasa isipan nyo is God. Now, the problem is, pag hindi nyo alam ang salita ng Diyos, maraming Diyos. Ang Diyos na tinutukoy ko is the God who created the heavens and the earth. The God that is introduced to us by the Lord Jesus Christ. Ang sabi ng Bible, a time is coming and has now come that a true worshiper will worship God in spirit and in truth. So you don't need to look for an image to come to God. Because a true worshiper will worship God in spirit and in truth. So, the first minute of the day, if you want to put God first, is first, yung mind po natin, yung awareness natin, yung consciousness natin, be sure, si God ang naririyan. Si Jesus Christ. And then, just tell the Lord, Lord, thank you for a new day. Hindi mo kinakailangan manalangin ng paulit-ulit. Kung anong nasa puso mo, sabi mo direkta sa Kanya. I don't care kung 3 minutes, 5 minutes, 30, 1 hour, I don't care. Ang sinasabi ko sa inyo, make it a practice in your life that if you want God to be first, pagising pa lang sa umaga, nandun na yung kamalayan nyo. Discipline yourself by connecting with God so that the whole day, you know that because you put God first, He will guide you in all your ways. He will guide you in all your transactions in life. Second, after assuring, after disciplining your mind, your spirit to think on God, first minute of the day, bago kayo tumayo o bago kayo magpunta sa CR para maligo, maski 3 minutes man lang, open your Bible. Kung wala kayong Bible in your cellphone, open it. And then read at least one chapter a day. At least one chapter a day. Hindi ko muna kayo inutosang magmemorya. Just read. Maski may naintindihan ka o maski wala, just read. Pag ginawa nyo ito on a consistent basis, whether may
Naintindihan kasi binabasa niyo o wala. Naniniwala ko, the consciousness of God's presence will become so strong in you. The consciousness that God is abiding in you will become so strong that it will cause you to access the grace of God na kailangan niyo so that you will partake of the strength na kailangan niyo para maging matagumpay na mananampalataya sa araw na yan. Ganun lang kasimple. Hello, andyan ba kayo? When this practice is perfected because you discipline yourself this way, I will tell you, you will have testimonies after testimonies about God's intervention in your life, about God's supernatural provision, about His protection. You will be testifying of the kingdom manifestation in your life. Nagkakaintindihan ba tayo? Sa mga kabataan, sa mga nag-aaral, sa mga young professional, sa mga young adult, please listen to me. Marami sa inyo, you want to become successful in life. And you think becoming successful in life is through hard work. Hard work is essential. But hard work without God being first in your life, I tell you, magiging burdensome ang buhay niyo. You will never enjoy life if God is not with you. That's why when Jesus Christ came, repent for the kingdom of God. He wants everyone of us to experience His rulership. Ang sabi ng iba, ang pagiging Kristiyano ay boring, killjoy, at hindi mo na mararanasan yung ligaya ng buhay na ino-offer ng mundo, ng barkada, ng happenings, ng gimmicks, ng alak, ng droga. Kapatid, sa tingin nyo, mas liligaya kayo sa pamamagitan niya. Why not try God? Pag sinubukan nyo ang Diyos na maging source ng kagalakan nyo, titiyakin ko sa inyo, kaya nyo mabuhay ng walang mga bisyong ganyan. Kaya nyo mabuhay ng walang mga parating ganyan. Hello? Ang kagalakan nyo ay wala na doon sa updated cellphone, wala na sa ganda ng damit, ang kagalakan nyo ay wala na sa ganda ng sasakyan nyo, ang kagalakan nyo na kay Kristo. Wag mong maging matigas ang ulo na parang sinasabi na, oh, pag may maganda kang bahay, may maganda kang sasakyan, maganda ng damit mo, you can buy anything you want, that's life. No. First thing first, God. Because if you don't have God, pero mayroon kang mga bagay na yan, I tell you, isang araw, darating, sa buhay mo, magpapatotoo ka, everything is meaningless. Sabi ni King Solomon. Everything is meaningless. Put God first. Now, how do you know that the kingdom of God has come upon you? Ano yung ebidensya? Sabi ng mga Bisaya, ang sabi nila, Bisaya ako. Wala naman sila ebidensya. You know, hindi pwede na sinasabi mo na ang Diyos ay naghahari sa iyo nang walang ebidensya. Hindi pwedeng sabihin mo Kristiyano ka pero hindi nakikita yung traits, characteristic of Christ in you. So, how do you know that your life is now being governed by Christ, the King of God's Kingdom? Medyo matagal akong tumigil. Palagay ko, baka itong morning session na to ay ulit na naman. No problem, hindi ako nagmamadali. I'm more or less 40 years in my relationship with Christ. And I realize yung napakinggan ko 1 month ago, madalas nakakalimutan ko. Hello? Hindi ibig sabihin, narinig niya minsan to before, nandyan na siya forever. No. What are the initial evidence? The first thing
or the first evidence that you will see in your life para makapagpatuto kayo that the kingdom of God has come to you is you have now the desire to please God. Desire to please God. Nagkaroon ka na ng panlasa, nagkaroon ka na ng uhaw at gutom para kilalanin ang Diyos. Matutunan ng Diyos, makilala ang Diyos. Pangalawa, you know that the kingdom of God has come upon you when it is leading you to partake of His divine nature. Alam mo na ang paghahari ng Diyos ay nag-ooperate na sa iyo dahil hindi lang ikaw nagkaroon ng desire na makilala siya sa mas malalim na kaparaanan, kundi the desire to be changed. The desire to partake God's nature. What is the nature of God? He is love. He is just. He is holy. He is righteous. He is just. All the characteristic of God, the nature of God. Alam niyo naman siguro ang kanta ng, sino bang kumanta noon? Si Andrew Iba yun. Gusto kong bumait, pero di ko magawa. Diba? It's biblical. Ang sabi ni Pablo, ano ba ito? Mayroon akong nararamdaman sa aking sarili. Gusto kong gumawa ng mabuti, pero hindi ko magawa. At yung mga ayaw kong gawin, yun ang aking nagagawa. So, you are being sandwiched by these two forces in you. You want to do good, but your sinful nature hinders you from doing it. And you know, ayaw mong gawin isang bagay kasi alam na alam mong mali, hindi makabubuti sa iyo, but you don't have the power to resist it. Kaya nga sabi ni Pablo, saab ako, sino ang makakatulong sa akin sa ganitong kalagayan? Yan ang tanong niya. At ang sagot niya ay, salamat na lang kay Kristo. Therefore, there is now no condemnation. There's no condemnation for those who are in Christ Jesus. Last 10 minutes. Kisimula pa lang ako. Lead us to partake of His divine nature. The third is, when the kingdom of God comes to you, it will cause you to possess the power to prevail over sinful practices. This time, nagkakaroon ka na ng lakas, kakayahan, kapangyarihan, ma-overcome, mapagtagumpayan yung mga kasalanan. Simula sa maliliit. Hello? Dati kung magmura ka sa isang araw, 50. But this time, mapupuna mo paunti na ng paunti. 25 na lang. At least nabawasan. But as you continue to nurture that desire to live right, as you continue to nurture that desire to please God, isang araw, 5 pagmumura na lang. Hanggang isang araw, dumating ka sa punto kung dati ang pagmumura, expression na. Lalabas pa lang yung unang syllable, P. Oops. Very strong yung conviction. So, hindi pa sumunod yung second syllable, nagre-repent ka na, Lord, sorry. That's how it started. When the kingdom of God operates in you, it will lead to your transformation. Hello? When the kingdom of God comes to you, it will cause you to demonstrate ongoing change and transformation. Sabi rin, dahil dito, sikapin yung idagdag sa inyong pananampalataya. Ang pananampalataya ay simula pa lang ng journey natin with God. Idagdag sa inyong pananampalataya ang kabutihan, sa inyong kabutihan ang kaalaman, sa inyong kaalaman ang pagpipigil sa sarili, sa inyong pagpipigil sa sarili ang katatagan, sa inyong katatagan ang pagiging makadiyos, sa inyong pagiging makadiyos ang pagmamalasakit sa kapatid at sa inyong pagmamalasakit ang pag-ibig. So,
When you come to the Lord by faith, you will receive the grace so that you'll be able to add to your faith all these things. Andiyan ba kayo? At ito po ang siyang magbibigay sa atin ng grasya at kapangyarihan para maranasan yung ongoing change and transformation. And number five, dito na po tayo magsisimula. 5 minutes na lang ang natitira. When the kingdom of God comes upon you, it will cause you to have a consistent spiritual growth. Yan ay kung totoo yung pagkilala natin sa Panginoon. Alam niyo, yung mga plastic, maski anong klaseng pagdidilig umaga at gabi, maski dinidiligan yung mga plastic na halaman, dahil plastic yan, hindi lalago yan. Bakit? Kasi plastic eh. Pero kung totoo yung pananampalataya, kung totoo yung desisyon ng pagtanggap natin kay Kristo, magiging totoo rin yung tugon natin sa Kanya. Anong gagawin niyo? Pagising pa lang sa umaga. Bago mag-isip ng trabaho. Bago mag-isip ng lulutuin. Bago mag-isip ng itinerary. Pagising pa lang sa umaga, the first 1 or 2 minutes of the day, God should be there. Yan ang tugon kung totoo. At kung totoo yung ating pananampalataya, mga kapatid, ang mga tugon, ano? Prayer. Word of God. Yung totoong halaman. Pagtuloy-tuloy yung pag-aalaga ng pagdidilig, pag-cultivate. Lalago yan. Pero yung plastic, maski 3 beses ang pagdidilig, bigyan mo na magandang araw yan. Walang araw, itapat mo sa isang bumbilyang maliwanag. Hindi lalago yan. Bakit? Plastic kasi. Pakisabi sa katabi mo, huwag kang plastic. Tapos sabihin mo uli, alam ng Diyos kung plastic. Papaano mo malalamang plastic ka? Gusto nyo malaman? Paano nating malalaman plastic ang ating pananampalataya? Hindi ka lalago. Ganun lang kasimple. So mag-decision tayo, Lord, I don't want to become plastic. I want to become genuine. At paano malalamang genuine ang faith mo? Mayroon kang uhaw, mayroon kang gutom. Paano malalamang genuine? Hindi ka na pinipilit, hindi ka na tinitext. May kusa ka na, mayroon ng excitement. Saturday pa lang, hinahanda mo na yung susuot mo. The excitement is there. Kung wala pang sweldo, alam mo, wala kang pamasahe, pinaghahanda mo na. Monday pa lang, medyo nagtitipid ka na para makapagsubinan ng pangmasahe mo. Why? Hindi ka kasi plastic. Totoo ka. At ang totoo, lumalago. Consistent in spiritual growth. Nasabi rito, kung ang mga katangian ito ay taglay ninyo. Kung ang mga katangian ito ay, ano yung mga katangian yun? Pananampalataya. Kabutihan, kaalaman. Pagpipigil sa sarili. Pag-ibig. Ito yung mga kita. At sabi, kung ang katangian ito ay, ano? Taglay ninyo. At pinagyayaman, inaalagaan, dinidiligan. Paano dinidiligan? Sa pakikinig ng salita ng Diyos, sa pananalangin, sa pagsunod sa natututunan ng salita. Pag ito'y pinagyayaman, kung ang mga katangang ito ay taglay ninyo at pinagyayaman, ang inyong pagkakilala sa Panginoong Jesucristo ay hindi mawawala ng kabuluhan at kapakinabangan. You know,
Nawawala ng kabuluhan ang ating pananampalataya, ang ating pagbibigay, ang pagdalo rito, kung hindi natin pagyayamanin yung mga karangiang taglay natin ngayon. Ang pananampalataya, ang mga katangiang ito'y parang halaman. During the pandemic, nauso yung mga plantito at plantita. Diba? Maski mahal yung halaman, bibilin mo. At dahil wala kang ginagawa, talagang you make sure, titiyakin mo na yung binili mo ay maalagaan. Pero nakakalungkot, di ba, pag may mga pagkakataong maski anong alaga mo, namamatay. Ano ang kadahilan, ano ang kadalasang dahilan bakit nung bilin mo ang isang alaman, napakaganda, maayos, maski mahal binili mo dahil lagagandahan ka, malusog yun, pero pagdating mo sa bahay, doon sa garden mo, sa paso mo, talagang first 2-3 days talagang pagising mo, para ka sabongero, yung mga sabongero pagising, hanapin yung manok eh. Diba? Bubuga, maninigarilyo tapos bubugahan yung... Diba ganyan naman, ang mga sabongero alam nila paano mag-alaga ng kanilang manok. Pakisabi nga, buti pa sila. Marunong mag-alaga. So ganyan din tayo, excited tayo mag-alaga. Pero nagtataka ba kayo bakit yung mga halaman, after 2-3 days, natuyo. Mga first time ko sa Baguio, tuwing akit ako sa Baguio, bumibili ko dyan ng mga kaktus. Pinapasalubong ko sa misis ko eh. After 3 days, tuyo. And then, bakit natuyo? Tinanggal ko una, wala pang ugat. Ang ganda lang sa labas, kaya pala natuyo. Pero is kadalasan dahil bakit maski anong alaga mo, hindi siya lumalago. You know why? Because you have planted it in the wrong environment. Wrong environment. You want to grow your faith? Position yourself in the right environment. It's like this. Ngayon ay nandito ka, nakikinig ka. Di ba? Ang pinakikinggan mo salita ng Diyos, parang tubig na naglilinis ng inyong kaisipan. Kaya lang, ikaw yung tipo ng Kristiyanong wala pa doon sa kamalayan ng kahalagahan ng right environment. So pag-uwi mo ngayon, alam mo mayroong kang mga barkada na naghihintay sa iyo dahil may gimmick. Ngayon, nagkaroon ka ng pagkakataong mag-communion. Kumain, I mean, nagpartake ng hostia representing the body of Christ, uminom ng juice representing the body of Christ. But because you are not yet decisive to make sure that you will live in the right environment, mamaya o mamayang gabi, may gimmick kayo. Communion sa umaga, inuman sa hapon o gabi. What do you think will happen? Dito naririnig nyo, ang isang mananampalataya, kung totoo at hindi plastic, unti-unti nababawasan ang pagbumura. But you are living in the wrong environment, wrong company. Habang nagkikwentuhan kayo, pambihira, 10 salita. 9 ron, siyam, puro mura. Alam nyo, dati ho, ganyan din ako eh. Madulas lang ako, mura lalabas sa bibig ko eh. But if you want to grow, you will not only nurture your faith, but at the same time, you will what? Make sure that you're living in the right environment. Hindi ko sinasabing mag-disconnect kayo sa kanila. No, you are the light and you are the salt. Ang salt hindi tinatanggal eh. Kasi pag tinanggal mo na yung asin, mabubulok na yun. It will... sa karne o isda, ang purpose ng asin is what? To stop from the meat, from decaying.
tanggalin mo yun, mabubulok yun. So, I'm not saying na pag ikaw ay gustong lumago, mag-disconnect ka na sa kamag-anak mo, mag-disconnect ka na sa mga kaibigan mo, kasi sila yung wrong environment. I'm not saying na ganun ang gawin. You stay, but you have to stand on your ground. Make sure, papakita mo sa kanila na hindi ka plastic. Make sure that you stand on your conviction. And every time you stand on your conviction, maring di mo nakita, but our Father in heaven smiles at you. Hello? Tuwing hindi ka bibigay sa tukso, tuwing hindi ka magmumura, tuwing may magtutagay sa'yo, pero you are resisting it because you want to please God. Nakangiti sa'yo si Lord. O maaaring for a time, nakasimangot yung nag-o-offer, anong gusto mo? Si Lord ang sumimangot o si Lord ang umiti? The choice is yours. But as for me, I want that in every decision, I want that in my walk as a believer of God, I want to make sure that God smiles at me. This is the way to live. This is the way to please God. Gagarantiyan ko kayo. The moment we discipline ourselves to live a life pleasing God, I guarantee you, gagarantiyan ko kayo. You will never seek those things that will make you happy. Yung magagastos na bagay. Because from the bottom of your heart, God can give you joy unspeakable. Maski ikaw ang may pinakalumang damit sa pagtitipon nyo. Maski ikaw ang may pinaka Jurassic na cellphone sa grupo nyo. And I tell you, again I guarantee you, kung sa kabila ng mga to, you stay on your conviction, darating ang araw, ma-overtaken mo sila. For a time na pagkatiwalaan ka, na hindi ka bumigay kasi ikaw yung pinakamahirap, isang araw, ma-overtaken ka nila. Hindi nakapagsisisi manampalataya kay Kristo. Hindi nakapagsisisi na mabuhay sa Diyos. Totoo, sa simula, maaring mahirap. Kaya nga, huwag tayong aalis, huwag tayong lalayo. Totoo, hindi ka perpekto, katulad ko, hindi perpekto. But, please, let us stay true to our conviction. Hindi ka bibiguin ng Diyos. Patutunayan ng Diyos ng isang klaseng relasyon sa Kanya na lumalago, hindi nakapagsisisi. It is just a matter of time. People around us will testify, totoo ang Diyos niyan. Totoong Kristiyano yan, hindi yan plastic. Babalikan ko yan sa Sunday. Magandang pag-aralan yan. Kaya lang kulang ako sa oras ngayon. At this point in time, hiniling ko na lahat ay tumayo. Before I pray, mayroon po bang first time lang na nakadalo sa gawain to? Please raise your hand. Yung mga we want to pray for you. Hindi nyo kinala pumunta rito sa harapan. I just want to see you. Please raise your hand. Mayroon ba sa lugar na to? First time lang, please raise your hand dito. First time nyo lang nakadalo. All right, thank you. 1, 2, 3. Sa taas mayroon ba? Mga ilan sila dyan? Pasensya na kayo, nasisilaw ako. Ilan sila dyan? Alright, anim. Pito.
Okay, maraming salamat po sa inyo. Palapakan po natin sila. Before I close, I want to offer a special prayer for your life, for your family. Mga kapatid, please agree with me as I pray for them. Let's pray. Father, we thank you for these friends, Lord God, for these people na dinala nyo rito. Hindi namin sila kilala, hindi ko alam kung ano ang kalagayan nila, but one thing I know, you love them so much. Mahal na mahal po ninyo sila. Hindi lang sila, pati ang kanilang pamilya. And so God, whatever the situation of their life, anuman ang kondisyon ng kanilang pamilya, anuman mga hamon ang kinakarap nila, today, as we pray for them, let there be an open heaven above them. Buksan po ninyo ang inyong kalangitan sa kanila. Simula po sa araw na to, ibus po ninyo ang inyong masaganang biyaya. Maranasan nila ang iyong pagmamahal. Maranasan nila ang inyong kahabagan. Maranasan nila, Panginoon, ang iyong katapatan. Mula po sa araw pong ito, after this prayer, I pray, paglabas nila, paggising nila bukas sa mga susunod na araw, I declare for kingdom manifestation in their life. Isang klase ng manifestasyon ng iyong pag-ahari na sila mismo hindi nila maikakaila na amang nangyayari sa kanila mula ngayon ay resulta, sagot sa panalangin kanilang naririnig sa araw na ito. Bless their life. Bless their family. Kung wala silang trabaho, may problema sila sa kanilang trabaho, God, I pray, let favor comes upon them in Jesus' name. Kung may mga negosyante nandito, first time nila, and Lord, hindi nila alam ang kanilang gagawin dahil may problema sila, God, I pray for supernatural provision and divine intervention. Kung sila man may sakit, karamdaman, o miyembro ng kanilang pamilya, Lord, we're asking you, Lord God, in Jesus' name, let there be supernatural divine healing to come upon them. And in the name of Jesus, God, I pray, right after na mayroong tugon silang makita, bagamat first time nila, cause them, Father God, to demonstrate their gratefulness to you by thanking you, by being consistent, O God, and nurturing their faith, by bringing their loved ones, Lord God, so that katulad nila, Lord, on site, first time, face to face, marinig nila ang mga salitang ito, katuruang ito, that will increase their faith, oh God. Thank you, Lord God, for these friends, Lord God, who comes to visit us. And I pray in Jesus' name, let your love cause them to stay. Let your love cause them to be here Sunday after Sunday. Let your love cause them, oh God, to become grateful, Panginoon, sa lahat ng gagawin mo sa kanila. Tinataas ko rin, Panginoon, ang mga kapatiran, Panginoon, kung saan ay bahagi ng spiritual family ito. You know their struggles. You know their challenges. You know their needs. Ikaw ang Ama naming nasa langit na nakakaalam sa kung ano ang makabubuti, ano ang aming pangangailangan, ano ang aming gagawin. As the pastor of this church, oh God, I'm asking you once again, open the heavens above us. Pour out your grace, your mercy. Cause them to partake of it. Manifest your love. Demonstrate your power. Let them receive, oh God, right now, in the name of Jesus, the power to prevail and the grace to govern. Let them receive your healing touch. Let them receive provision, Panginoon, sa kanilang mga pangangailangan right now. Whenever there is problem in the relationship, I declare wholeness, oh God, in that relationship, in the name of the Father, Son, and the Holy Ghost. All the people of God will say, Amen, Amen, and Amen.